Level ano po, level 38. So every time na mapapatay nyo yan, it's like more than 1% po, no? So, puntahan po natin. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pandesal Gaming nagbabalik upang maghatid na naman sa inyo ng isang panibagong updates, tips and tricks dito sa ating nilalarong Cradle's Origin of Species, no? For those people na hindi nakakaalam, this particular game is an MMORPG. And it's a Web3 and play-to-play and play-to-earn na NFT game. So, you can invest, but then you can still earn kahit na wala kayong investment. Alright? So, anyways, ito topic po natin ngayon is their current event on the public beta that you can simply win their tokens. Medyo malaki-laki yung prices nila, no? So, we will discuss that. Also, ito topic din po natin, leveling guide. So, it's easy to level up on this particular game as long as you know kung paano pong gagawin. So, ituturo po natin sa inyo yan para mabilis tayo mag-level. Also, tuturo natin sa inyo effective way on how to earn token daily in an hour, max na yung ma-earn yung token. And also, tuturo natin sa inyo kung paano mag-enhance and also kung paano mag-crop. So, basically, some guides kung paano nyo mapapadali yung buhay nyo sa paglalaro nito. So, this is one of the easiest MMORPG na malalaro nyo as long as nakabisado nyo, no? Anyways, isa-isahin natin yan. But before anything else, nagpapasalamat po tayo sa ating mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube channel. At the moment, we already have 3,483 subscribers. So, that's 17 subscribers away to reach 3,500. And hopefully, ma-reach natin yung 4,000, 5,000 subscribers and double digits and so on. So, alam ko po na sa inyong tulong at suporta, ma-reach po natin yung mga yan, no? So, anyways, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa Pandesal Gaming at gusto niyo po yung mga gantong klaseng content about free-to-play and play-to-earn NFT game, encourage you to hit the subscribe button. Hit notification bell na rin po para lagi tayong updated. Also, would like to encourage you to join on our Discord channel. We have already, ilan na po ba to? We already have 928 subscribers. So no, malapit na tayo mag 1,000. We have a lot of healthy discussions about iba't ibang games. And we have partners with some other games na wherein namimigay tayo ng whitelist and nagpapag-giveaway tayo. Alright, so ilalagay po natin yung link sa baba. So balik po tayo dito sa ating nilalarong Cradle's Origin of Species. So basically, ano po tayo dito, ano, ambassador. So we're promoting this game and bullish din naman po ako dito kasi nakita ko po dito that you can earn kahit wala ka pong investment, no? And yung makakasabay kayo. So there are two ways to hunt a token. It's from hunting and also from mining. Okay, but the safest way is hunting. Anyways, punta na po tayo dun sa laro. You can download this game on this website. If you're having issue downloading the game, meron pong mga yung Discord nila. Or you can join to our Discord para matulungan po natin kayo. So, maximum level on this particular game is level 15. No? So, in less than 2 days, kayang-kaya nyo po yung mag-max, no? So, basically, yan, na-max na po natin ang character natin. And also, there are how many available weapons na pwede nating magamit? We have bow. We also have sword. And we also have, yan, double, ito po, pakita po natin, no? Yung, nasan ba? Medyo mabalik. Ayan, meron tayong great sword. So, two-handed. At yung iba pa pong weapons, hindi pa po available dito, no? So, makikita nyo po yan. They also have a katana. Check natin kung available, kung pwede na ma-equip. Pwede na yata ma-equip yung katana, no? So, check natin yan. So, ma-equip nyo po yung mga weapon na yun pag na-meet nyo po yung mga requirements. Like, ito.
Yan, kailangan nyo po mag-level 20 muna yung proficiency nung weapon nyo. Paano po yan magle-level? You need to use that in hunting or kung lalaban kayo sa mga monster. Anyways, nandito po tayo sa first map. Dito kayo magsisimula. This particular guy na nakikita nyo is very important. This is your inventory, no? Dito yung pinakang storage nyo. So, pag nakita nyo sa map, ayan, eto, tatandaan nyo lang, familiarization lang po dito sa map. So, ang pangalan po niya is Sean. Ayan, tandaan nyo po yung lugar na yan. Ayan. So, anyways, punta po muna tayo sa event bago tayo mag-discuss in-game. They have an event. Punta tayo sa Discord nila, no? So, ito yung Discord nila. If you want to join, you can join. So, dito sa event na sinabi nila, Cradle's Public Beta PvP Championship. So, for those people na nagtatanong kung hanggang kailan beta, wala pa po silang date kung kailan. But then, nag-start po itong beta na to on the 10th of September, no? So, nakita nyo naman po, 13 pa lang ngayon, 15 na tayo. Actually, kayang-kaya po in less than 2 days na mag-level 15. Max na po kayo. Sabi dito, Cradle's Public Beta, join our PvP Championship event. Either you are playing individually or part of the guild. Event mechanics, win a PvP match, earn points for you plus bonus for your guild if you are in one. So, kahit na solo lang kayo, pwede kayong lumaro dito. So, leaderboards, player leaderboards, top 10, earn special rewards. Number 2, guild leaderboards, top 3 guilds, earn prestigious honors. So, guild rewards. So, first guild, exclusive NFT badge, 500 USDT in CRD. CRD yung token po nila, no? Top 1,000 contributor, get Badger NFT. Okay? So, second, it will be 300 USDT in their tokens. Malaki po yan, no? Kasi pagka po 300 USDT or 500 USDT, since wala pang value ang token, pag nirelease na po yung token, pag nag times 10 or times 100 yung token, it will be very big. Alright, so third guild, unique NFT badge, 200 USDT in CRDS. So, bahala na po yung guild leader nyo na mag-distribute nyan. So, kung sino-sino may contribution. At kung wala ka naman pong guild, individual rewards, top 10 players, share a pull-up, 1,000 USDT in CRDS. Alright, so malaki rin po yan. So, top 10 players will get, mag-share po sila sa 1,000 USDT. Alright, so at marami po silang events sa mga susunod na panahon. Also, ito, it's good to take note, to make in-game guild, you can buy Honor of Valor Merchant of Talia Beach located at coordinates. So, yung mga coordinates, importante po yan. No? So, dito po, masasabi natin na familiarization lang po ang kailangan natin. So, yun po yung event natin. No? So, ito, very important po, leveling guide. Ito po, mag-start kayo dito sa map na to. Tapos, papakita po natin sa inyo yung mga portal, no? So, level 1. Yan. Siyempre, you just have to finish the quest. Tapos, ididirect po kayo sa map na to, no? So, papakita ko po sa inyo yung mga portals kung saan tayo magpapa-level. And yung mga quest. Okay? Kung wala po kayong pre-weapon na binigay, yan, tatakbo lang po kayo. Ang gagamitin nyo po is Shift plus W. ASW po yung pang-walk, no? Saka yan po yung skill na sa baba. So, yan. Kabisaduhin nyo po yan. Lalabas kayo sa gate dito. Then, may mga quest doon. Then, dito po yung pinakang unang portal, no? So, yan. You can do screenshot kung gusto nyo. Ayan yung map. Then, pag may nakita kayong parang ganyan, yan po yung portal. Okay? So, dito, sa unang map na yan, you will level up until kahit nga hanggang 20 kaya dito eh. So, depende sa inyo if you will grind. So, kahit high level na po kayo, meron pa rin pong ano dito, meron pa rin pong XP. So, later on, papakita ko sa inyo yung tips and tricks kung paano nga po ba natin gagawin yung pagpapalevel, no? So, dito, all you have to do
is to follow the quest. May mga NPC po dyan. Makikita nyo po yung quest ninyo sa baba. Press lang nyo po yung L. Yung L. Nandyan po yung mga quest nyo. Tapos nandito rin po, no? And also, click po natin control. Once click nyo po yung control, pwede nyo magalaw yung mouse. At nandito po yung menu. Like character, talents, quest, pets, etc. No? So, also, papakita ko rin po sa inyo, no, later on yung pagka-crap and also yung pag-enhance. Anyways, nasa leveling po muna tayo. Katulad nga po na sinabi ko dito sa inyo, you will stay here up until level 15 to 20. So, depende pa rin sa inyo. Kung 20, wala naman pong problema, no? So, press po natin yung control. Escape. Control ulit. Yan, medyo, ano... Yan, tapos escape natin para magalaw. So dito, depende sa pagpapalevel nyo, no? Mag-grind kayo or follow the quest. Yung pala pinakamabilis. Follow the quest. Pakita natin yung ano-ano-ano, yung skill. Ayan. So samurai ito, no? Yan. So also, it's good to take note din po na dito sa map na to, you need to, kung wala kayong pre-weapon na, you need to gather. Mag-gather kayo, pagputol ng puno. Kasi dito po yung kayo mag-start ng ano eh, ng parang pinakang gathering for low level. Yung gathering ko po is level 20 na. So, pakita natin kung saan kayo mag-gather ha. Gathering, ito po yung mga mining and also lumbering. Yan. So, medyo naglalag po siya sa atin pagka nagpabago ng ano-ano ng weather. Kasi may weather system din po ito at merong day and night. Yan. Nakikita niyo po sa minimap sa top right, may mga color blue. Ibig sabihin po noon, yun po yung mga pwede niyong i-gather or i-mine, no? Yan. So, normally, pag nag-iiba ng weather sa atin, medyo naglalag ng konti, no? Pero, they can, ano yan, they can develop or they can change that. So, yan, nakikita nyo may mga nag-gather. So, yan. Bakit po importante ang gathering? Because gathering, kailangan nyo po yung pagka-crap ng mga items. Ito po yung mga, ano, yan. Kailangan nyo yun pagka-craft. So, later on, papakita po natin sa inyo yung crafting. So, press F. Wala pong auto dito, no? So, every time na matatapos, you just have to press F. Same thing with lumbering, no? So, every ganyan po, it's 5. So, ayan. Pinakita ko lang sa inyo kasi nasa map na po tayo nyan. Then, level 1 to 20, dito po kayo, ha? Tapusin nyo lahat ng quest. So, depende sa inyo kung gusto nyo pa rin pong magpa-level dyan. So, pinakita ko sa inyo yung gathering or kung saan kayo pupunta. So, very important po yan. So, after po ng mag-level 20, babalik na po tayo or napalo nyo yung quest. Ang susunod na map, ide-direct naman po kayo nyan kasi meron pong parang arrow key sa ano natin. Sa character natin. So, ganyan, pag akit ng mountain, you can, pasigsag, no? So, yan, magagabi na rin. So, balik po tayo sa portal, then pupunta po tayo dun sa next map. Next map will be Talia Beach, no? Ito, Talia Plain. Then, next map will be Talia Beach. Okay. So, sa next map, pagka na tapos nyo na po yung lahat ng quest, magle-level 28 po kayo. Okay? So, depende po sa sipag nyo, grind, level 28. So, pag nag-level 28 na po kayo, you need to grind your level from level 28 to 32. So, papakita po muna natin sa inyo yung, ano, yung map. Ayan.
the moment, wala pa pong mount na available, no? But later on, magkakaroon na rin po silang mga mounting system. So, ayan, dito po tayo galing. So, kanina, kumaliwa tayo, ngayon kakanan tayo. So, dito po yung daan. Ayan, kabisaduhin nyo po. So, once nakabisado nyo naman po, wala naman pong problema. Ayan. So, next map will be Talia Beach, no? And siguro sa ako na ituturo sa inyo yung PVP. Once na, ano... Once nakabisado natin, siguro sa susunod na video, no? Alright, so this is the Talia Beach. Ayan, we're just waiting for it. I'm providing information as much as possible para kung talagang seryoso kayo sa paglalaro nito, then madali lamang po sa inyo, no? Magkakopy nyo yung ginawa natin. Yan, so dito po yung next na pagpapalevel nyo until 28. Level 28, no? Tapos, 28 to 32, you need to grind your level sa mga monster. I'll give you some tips kung paano po tayo mag-grind. So, there are two ways to grind. Yan, papalaw nyo lang yung quest nyo dito. So, papakita ko lang sa inyo kung saan kayo mag-grind dito from level 28 to 32. Pwede rito at pwede rin dun sa isa na pinapag-grindan natin, no? So, kung gusto niyo po talagang laruin to, huwag po kayo mag-i-skip later on. Papakita po natin sa inyo yung effective way on how to earn token as well. Okay, so ito po yung pinakadulo, no? You can grind here, dito sa spot na to, from 28 to 32. Yan, dito. Yan, automatic lalapit na po yan. Yung mga monsters sa inyo, no? Pero meron pa pong mas effective way kung paano mag-grind. Maliban dyan. So, ang papatayin po natin, or kikill po natin, is yung isa sa mga... boss or parang boss mobs. Yan, ito, susunod na portal na po tayo. So yan, pwede rin po kayo dito mag-grind from 28 to 32. Yan, dito sa lugar na yan. Or pasok kayo dito sa portal na to. So this will be Corbitan Valley. Dito po ako nagpa-level ng, siyempre pag nag 32 na kayo, lahat ng quest na andito na po. Karamihan ng quest, I mean. Para ma-reach po yung susunod na grinding. Alam ko may grinding yung 38 to 42 next. If I'm not mistaken, no? So yan, kung hindi pa po kayo level 42, ang pinakamabilis na way po is dito. Tingnan lang natin yung map. Dito po yan eh, yan ang pinakamabilis dito po. Papakita ko sa inyo. Ito tayo. Okay. So makikita niyo yung character niyo kung saan tumatakbo, no? Kung anong direction.
So ayan, we're on the right direction na. So tutuloy-tuloy lang natin until ma-reach natin 'yan. Alright, so malapit na po tayo. Ayan, no? So nakikita nyo, nagbabago yung weather, nagbabago yung nagkakaroon ng day and night. So dito makikita nyo rin po sa top left yung level nyo tapos yung line. So marami pong channel, papakita po natin sa inyo later na. So in case may mga kaagaw kayo dito sa boss na to. Yan. So yan po yung papatayin nyo, no? Nagre-respond po siya ito every 30 seconds, no? So pag napatay nyo, then respond every 30 seconds. So yan. Ito yung natin. Palitan natin yung weapon natin, no? Kaya namatay tayo. Yan, yun ang medyo delikado, no? Palitan muna natin yung weapon natin ng bow. So pag namatay kayo, doon kayo magre-respond, no? So atakbuhin ulit natin. So again, kailangan kabisado niyo po ang map. So balik po tayo, no? Pakita natin sa inyo. And also, makikita nyo rin po yung mga NPC dito sa map. So, kayo na po ang bahalang mag-discover ng mga bilihan ng paths. Madali lang naman po yan. Sa lahat po ng NPC, makikita nyo yung trade. I mean, sa lahat po ng, sa may mga quest na NPC po, makikita nyo yung trade. So, dun po yan. So ayan, para mapakita po natin sa inyo, no? So again, dito level 28 to 32, pwede po kayong mag-grind dito kung kayo nyo na. If not, balik po kayo doon sa Talia Beach na pinapa-level, sinabi ko sa inyo kanina, no? So itong si Alisa Chieftain, this is level level 38. So every time na mapapatay nyo yan, it's like more than 1% po, no? So, puntahan po natin. So, kayang-kaya nyo naman po yan. Tapos, yung ibang mobs, maglalapitan din po sa inyo, no? Palit po tayo, no? Para makita nyo naman yung so dito lang po kayo po pwesto. So every 30 seconds magre-respond po yan, no? So wait po natin. So ayan po, nag-respond na. So ganyan lang gagawin nyo. Kill. Yan. Kaysa po yung naghihintay kayo ng mga monster na katulad ng ng nadood sa ibang map or ibang lugar. Dito, mas malaki yung XP na binibigay, no? Kasi,
dito sa iba sa ibang monster na ano katulad nito. Kita natin. Itong mga ganyan nasa 0.30 lang ang bawat isang XP no. Doon mga times 6 yata yung XP. So all you have to do is to wait, magtiyaga kayo every 30 seconds ang respawn nun. Para hindi pa kayo napapagod na palakad-lakad. Okay? So once you reach na po yung level 32, then dito malalaki na po yung XP na binibigay. So you will reach up until level 38, no? So pag nag-level 38 kayo, to 42 mag-grind ulit kayo, 38 to 42. So balik po kayo sa spot na yon na kay Alyssa Chieftain doon sa pinakita ko sa inyo kanina. Then after that, pag nag-level 42 na kayo, quest naman po ulit. Mag-quest ulit kayo. So once na nag-quest na po ulit kayo, then ano ba mangyayari? Then meron na naman po ulit na ano, marireach na yung level 48. Okay? So pag natapos niyo na lahat ng quests, after ma-reach yung level 48 to 50, mag-grind po kayo, balik po ulit kayo doon. Kasi 0.90 yata or 1% pa rin ang bigay sa atin doon. Okay? So, yun. Pag ginawa niyo po yun in less than 2 days, ano po, level 50 na po kayo. Okay? So, ngayon, ituro naman po natin sa inyo yung pagka-craft. Also, pag-earn ng token, no? So, kung paano po mag-earn ng token. So, babalik po tayo sa first map. Kaya, very important, nakabisado nyo po ito, no? Yung map. Anyway, very aggressive naman po yung mga ano dito. Dito po yung portal, no? Babalik po tayo. Very aggressive yung mga monster dito. So, hindi na kayo mahihirapan na talagang pumunta-punta. Pero yun nga lang, pa dalawa-dalawa lang po yung respawn. So, yun po yung pinaka-effective way kung paano mag-level up or magpa-level dito sa larong ito. No? So, very easy. And also, katulad nga po na sinabi ko sa inyo, may line po dito. No? So, pakita nga natin. Eto, kung may kaagaw kayo sa spots, lipat lang kayo ng channel. No? Ayan. So yan. Ano na tayo? Lakad na ulit tayo. Balik po tayo. Babalik po tayo dun sa first map ha. Kasi papakita po natin sa inyo kung saan yung best way na mag-earn kayo ng token. Kasi dito, you can earn token by hunting and you can also earn token by mining. Pero yung mining, PVP area na po yun. So, pag napatay kayo, mahuhulog lahat ng items siya, pati token nyo. Okay, so ito po. Eto, tinira ko talaga yung dalawa na yan para pakita sa inyo kung paano mag-hunt. So, 48 out of 50. So, in a day, you will earn 50 token, no? And by the way, pagka na-kompleto nyo na po yung token na yun, it's better. I would suggest that you go to the first map, ilagay nyo po yung, ano, yung token at yung mga ibang valuable items nyo, no? Anyway, pakita po muna natin sa inyo kung paano pag-i-enhance. So, pag-i-enhance po, kailangan nyo po itong item na ito, Enhancement Core. Makikita po yan sa, or ma-hunt po yan, no? So, ang gagawin nyo lamang po is you have to click this. Tapos, crafting. Ito po, may tatlo po yan. Ito, ang tawag dito is, nagka-crap kayo. Ito, enhancement, no? So, dissolve, siyempre, pag-dissolve po, ibig sabihin po nun, babasagin nyo yung items. So, anyways, ayan. Puntahan pa rin ba tayo ng maps? Hindi pa rin pala. Okay. So, crafting. So, click nyo yan. Click nyo yung enhancement. Lagay nyo yung item na gusto nyo i-enhance. For instance, the drug nyo po. No? For instance, yan. Tapos, ilagay nyo po. Automatic na po. Kung meron ko yung stone, malalagay dyan. So, eto. Na-hunt din po yan. Kung anong gusto nyo ilagay.
Like for instance, kailangan gusto mong dagdagan ng damage, idadrag niya po, no? So yan, plus 6 na po. Meron mga protection and blessing pero hindi pa siya available. So you have to click on process. May chance po yan na mag-fail, no? So you can click on start. Vow crafted. Yan. Malalaman nyo kung nag-success po siya kung ano. Balik po tayo sa crafting. So, plus 6, ibig sabihin, nag-failed po, no? So, pakita naman po natin sa inyo ito. Try natin i-enhance to. So, lagyan natin ng damage, no? So, plus 1 lang. So, ayan, successful pagka ganyan. May additional damage, no? So, pakita natin yung bow natin. Let's press C. Ah, ito pala. So, ayan yung stats ng bow, no? Yung epic bow. So, plus 6 na siya. So, ganun din po dun sa ibang character, sa ibang items natin. Kung paano mag-enhance. Okay? So, now, papakita na lang natin sa inyo yung pagka-craft. Kung paano mag-craft. At kung paano mag-earn ng tokens. Especially, yun yung pinaka-importante, no? So, pasensya na po kayo kung medyo mahaba, medyo comprehensive, medyo, parang pull po ito yung tutorial na ito, no? Para sa inyo. So, yan. Medyo loading. And for those people na nagtatanong, ang game na ito for, ano lang po, for PC lang po, So, hindi po siya available sa mobile po. At medyo mabigat po sa mobile phone to. So yan, babalik po tayo sa pinaka first map. Dahil dun po tayo magpa-farm ng token. Yun po yung fastest way kung paano mag-farm ng token, no? Dun sa parang, sorry, second map pala. Pero balik tayo muna sa storage para mapakita ko po sa inyo kung paano po mag-craft. And by the way, yung mga crafting materials na lulut, nag-gather katulad nga po ng pinakita ko sa inyo kanina, no? So, yan. Tumatakbo, no? So, hindi na po natin edit yung video na ito para raw video, no? Para at least makikita nyo lahat. So, it's very important na maintindihan nyo po kung paano yung gameplay para mas maging profitable po tayo dito, no? And by the way, dito, no, kung gagawa kayo ng second character, magkaiba po yung storage, no? So, ayan, bumabalik na po tayo sa Talia. Okay. So, babalik po muna tayo dun sa ating storage. Papakita po natin sa inyo kung paano po mag-craft ng item. So, unfortunately, hindi po natin na, ano, no? Hindi natin nadala yung mga crafting materials natin. Pero at least, makakabisado nyo yung map na to, no? Yan. So, familiarization lang naman po sa lugar. Then, madali lang kabisaduhin. Pero nung una pong naglaro ako nito, medyo nahihilo ako. Kasi masyado pong malaki yung map, no? Yun lang naman po yung mga kakabisaduhin nyo dito. Yung, portal. Ayan. Yung mga portals na kailangan nyo. So, may shortcut dito. So, yun na nagpapadulas. Nakikita nyo para may putik pa sa screen nyo, no?
So hindi siya ganung katipikal na MMORPG na may may auto dito. You need to do it manually lahat, halos lahat. So ayan na po yung natin, storage. So kukuha lamang po tayo ng isang item na pwede nating i-craft. Then tignan po natin kung ano yung mga kailangan pagka-craft. So normally ano lang naman yan. Hide. Ito naka na ano po yan. Na hunt. Kuha na rin tayo. Saka dito. Okay. So again, pag-craft po. Ang gagawin nyo lamang po is ganun. Click nyo po yung crafting. Then select nyo po yan. Then hide. Ibig sabihin po na yung parang balat. Then you just have to drag the items. Dito pala yan. So dito po is gagamitin niyo po yung roll ng mouse niyo no pag select para ma pumunta sa ibang lugar. Ibang item. So we have to drag that. Hindi pala pwedeng sa inventory, then click that. Halos wala pong walang tail po dito sa pagka-craft. So after po niyan, then crafted na po 'yan. So ganun lang po mag-craft ng weapon, ng items no. So, ayan na po siya. Okay? So, anyways, punta na po tayo doon sa pinakang importante na bagay. Pero, bago ang lahat, kung gusto niyo na pong ipapalit yung token ng mga na-earn nyo, just have to click that. Lagay po natin yung ito. Click that, no? And, idedirect po kayo nito. So, you have to gather 300 to get one token. So, balikan po natin yan later na medyo lag ng konti. So, punta naman po tayo kung paano mag-grind ng token. So, sabi ko sa inyo, 50 tokens lang ang pwedeng mag-grind by hunting, no? So, ayan po. So, tatandaan nyo lang po yung spot na ito, no? Pero, ayan, pinakita ko lang sa inyo yung nagpapakpupupok na bako. So, doon po tayo sa kaliwa, doon sa pinakang-unang-unang pinuntahan natin sa Talia Plains, tayo mag-grind ng token natin, no? Anyways, punta muna tayo sa, NPC. Balik muna tayo, no? Ito yung blacksmith. Bili muna tayo ng pots para mapakita ko rin sa inyo. Dito sa first town yung pots. Dito ko yung bili. Ayan. Makikita nyo dyan, click nyo lang yung trade. So, ito yung pots. Right click nyo. Then, kung ilan yung pots na gusto nyong bilhin, type nyo lang. So, 30. Automatic na yan. So, maglalagay sa slots, no? So, then, punta na po tayo doon sa pag-grinda natin. So, pasensya na po kayo kung medyo mahaba, but this is gonna be the last part ng tutorial natin, no? Para at least alam nyo na kung anong gagawin, no? Once naglaro kayo dito. So, balik po muna tayo doon. O, ayan. Cannot be reached daw yung Ayan. So, anyways, ito. Pinakita ko lang sa inyo. Daily exchange limit is 8. No? So, yung CRD exchange rate is 300. So, if you have like 300, pwede nyo na pong ipapalit, no? Please input daw. 129. So, lalagay nyo lang po yan na gano'n, no? Ayan. So, anyways, balik na po tayo sa ating last topic. Pupunta po tayo. Kita nyo yung mga puno nagsasayaw-sayaw pa, no? So, sobrang ganda nito, especially if you have high specs na computer, no? So, dito po sa
pinakang pupuntahan natin sa Talia Plains tayo mag-hunt ng ating token. So ang i-hunt po natin dito or ang pag-hunt po natin dito is yung T-Rex kasi automatic po yun. Pag napatay nyo, meron na agad na 1 CRD ores. Wherein, kung mag-hunt po kayo sa ibang mga mobs, random po yung bagsak ng token. Okay, so it's loading. Alright, so tandaan nyo po ito. Dito po yung pinakang spot kung saan kayo mag-grind. Ang hinahanap po natin dito is yung T-Rex, no? So, ito po yung pinakang spot. Ito po yung pinakang spot kung saan po tayo mag-grind. Tandaan nyo po yung puno na yan. And also, ayan. So, yung T-Rex po is nagre-respawn po siya. Dito po tayo sa pinakang bilog na yan. Every 1 minute, no? So, kiklik. Papatayin nyo lang po yan. And automatic magbibigay po sa atin ng isang CRD ore. So, ayan po, nag-appear po sa screen. So, then after that, mag-wait lang po kayo. Habang naghihintay kayo, you can gather. Ayan. Press F. So, ayan po, meron na po tayong 49 na token na CRD ores na na-earn for this day, no? So, this is gonna be the last token natin for this day. So, wait po natin nung mag-respawn ulit, no? And, pasensya na po, medyo mahaba yung video natin. But then, at least, sana may natutunan po kayo dito, no? Yan. So, nag-respawn na siya. So, ang gagawin nyo lamang po is you just have to chase it down until makuha nyo po yung 50 token for a day, no? Then, you can do that again sa susunod na araw, no? So, instead of mag-grind po kayo sa mga monster randomly, dito po yung pinakang spot para mabuo nyo yung 50 token. Also, meron naman po sa PvP area, pwede nyong makuha yung token, but then delikado po, baka mapatay tayo ng mga nag-PPK. But then, sobrang haba na po ng video na ito, hanggang dito na lamang po tayo. Hopefully may napulot po kayo or may nakuha po kayo sa video na ito. Kung meron pa po kayong tanong or nais na malaman, please leave a comment down below at sasagutin po natin yan. Alright? Ito nga po muli yung Pandesal Gaming. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang araw, isang magandang buhay, at patuloy po tayo maging masaya at maging maligaya sa araw-araw. Goodbye po and God bless sa inyo lahat. See ya.